Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. We include this Mass our personal intentions. We pray for our families and friends. We also include in this Mass a thanksgiving for the sacerdotal anniversary of Reverend Father Oscar Andal. We also pray for all the souls in purgatory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who never allow the gates of hell to prevail against your church, firmly founded on the apostolic rock, grant her, we pray, that through the intercession of Pope Saint Leo, she may stand firm in your truth and know the protection of lasting peace. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. I myself am convinced about you, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge and able to admonish one another. But I have written to you rather boldly in some respects to remind you, because of the grace given me by God, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in performing the priestly service of the gospel of God, so that the offering up of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. In Christ Jesus, then, I have reason to boast in what pertains to God, for I will not dare to speak of anything except what Christ has accomplished through me, to lead the Gentiles to obedience by word and deed, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have finished preaching the gospel of Christ. Thus, I aspire to proclaim the gospel, and where Christ has already been named, so that I do not build on another's foundation, but as it is written, those who have never been told of him shall see, and those who have never heard of him shall understand. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. The Lord has revealed to the nations his saving power. The Lord has revealed to the nations his saving power. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him, his holy arm. The Lord has revealed to the nations his saving power. The Lord has made his salvation known. In the sight of the nations, he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. The Lord has revealed to the nations his saving power. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Break into song. Sing praise. The Lord has revealed to the nations his saving power. Please all stand.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, a rich man had a steward who was reported to him for squandering his property. He summoned him and said, what is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you can no longer be my steward. The steward said to himself, what shall I do now that my master is taking the position of steward away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I shall do, so that when I am removed from stewardship, they may welcome me into their homes. He called in his master's debtors one by one. To the first he said, how much do you owe my master? He replied, 100 measures of olive oil. He said to him, here is your promissory note. Sit down and quickly write 1 for 50. Then to another he said, and you, how much do you owe me? He replied, 100 measures of wheat. He said to him, here is your promissory note. Write 1 for 80. And the master commanded that this honest steward for acting prudently. For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. In our Gospel, we heard the story of a dishonest steward who gets dismissed from his stewardship because of his mismanagement. However, on his dismissal, he manipulated the accounts of the debtors, reducing the measures of what they owe to pay. He favored them so that he can be favored by them in his bad times. At alam po natin kung ano ang sunod na nangyari. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Lilinawin ko po, hindi siya pinuri dahil sa kanyang pandaraya, kundi dahil sa kanyang katalinuhan. He was praised not because of his dishonesty, deception, and manipulation. Alam natin ayaw ng Panginoon yan. He was praised because of his foresightedness. Gumawa siya ng paraan para makapaghanda sa hinaharap. Di ba ganito rin tayo? Dumidiskarte tayo. Nag-iisip at gumagawa ng paraan. Sapagkat alam natin na hindi pwedeng pahina-hina sa pagharap ng paghamon, pagharap sa mga hamon sa pang-araw-araw na buhay. Kasi kung hindi tayo gagawa ng paraan, malamang marami sa atin ang magugutom. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, malamang marami ang hindi makakapag-aral. Hindi tayo makakapag-aral, hindi makakapag-aral ang inyong mga anak. Kapag hindi tayo gumawa ng paraan, malamang mas mababaon tayo sa utang. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, mas magiging mahirap ang ating buhay. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon, kung paanong ginagawa natin ang lahat para maging maayos ang ating buhay sa daigdig na ito, gawin din natin ang lahat para sa ating pananampalataya. Kasi kung minsan madiskarte tayo sa buhay,
Pero pagdating sa ating pananampalataya, pagdating sa ating mga responsibilidad sa ating Panginoon at sa ating simbahan, para bang binabaliwala natin, ay okay lang yan, next time na lang. Pero hindi ganon sa buhay. Hindi pwede kung yung mga next time natin, hindi pwede. Kasi kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating magsumikap. Kailangan nating dumiskarte. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kung paano tayong nagsusumikap sa buhay na ito, gawin din natin ang lahat para sa ating Panginoon. Gawin din natin ang lahat para sa ating pananampalataya. Gawin din natin ang lahat upang makamta natin ang buhay ng walang hanggan. If we do our best to attain earthly riches, we must be wiser and discern more regarding our heavenly riches. Amen. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection boxes. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Through the offerings made here, we pray, O Lord, graciously shed light on your church, so that your flock may everywhere prosper, and that under your governance, the shepherds may become pleasing to your name. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It's truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of Saint Pope Leo, you bid your church rejoice, so to you strengthen her by the example of his holy life, teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it,
For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and the resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, amen, amen. Please all stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace, peace, peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. Behold the Lamb of God.
Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The second collection, which will be done, is for the continuing development of the Paris and National Shrine of Saint Padre Pio. Thank you for your offering. Let us all stand. Let us pray. Be pleased, O Lord, we pray, to govern the church you have nourished by this holy meal, so that firmly directed she may enjoy ever greater freedom and persevere in integrity of religion. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood,
our help and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena simula noong ika-isa hanggang ika-siyam na Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikaapat, bahagi po ng pagdiriwang ng pangdaigdigang araw sa mahihirap, tayo po ay magsasagawa ng pagpapakain at pagbibigay ng regalo sa napiling 57 mga mahihirap na bata kasama ang kanilang mga magulang sa sakop ng Pambansang Dambana ngayong 18 ng Nobyembre at sa 250 pamilya sa Padre Pio Mission Parish ng San Andres, Catanduanes, Bicol sa darating na katapusan ng buwan. Sa mga may magaganda loob na nanagnanais makiisa sa gawaing ito, maaaring ipadala ang inyong tulong pinansyal sa mga detalyeng nasa screen o makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina ng ating parokya. Ikalima, Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Sa ating mga seminarista, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. The Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His name, Jesus Christ, is our